Ilang araw ko nang napapanood yung video na gumagawa ng pita bread. Pero bago nga po pala lahat sa mga hindi pa po nagpa-follow sa page, bago pa lang sa page, please follow our page po. Napakadali lang palang gumawa ng pita bread. 1 cup flour, 1 kutsara ng asukal, asin, at saka na nga rin 1 cup ng water. Na mapagsama-sama ko na nga lahat, gumamit nga ako ng whisk para nga mahalong mabuti. At nang tingin ko ang kulang pa sa tubig, eh, nag-add pa nga ako ng kaunti. At pagkatapos, sinalo-halo ko nga lang din at naglagay nga rin pala ako ng konting butter. Nang mahalo ko na nga mabuti, magsisimula na nga rin ako magluto. I-spread ko nga lang itong mixture dito sa non-stick pan. Medyo matagal nga ang pagluluto nitong pita bread, mga abutin ka ng 6 to 8 minutes. Dapat kasi, eh, mahina lang talaga ang apoy para nga hindi rin masunog. At nang tingin ko nga okay na yung isa, eh, hinango ko na nga rin agad. At pagkatapos, eh, niluto ko na nga rin yung mga natitira pang mixture. Nang maluto ko na nga yung mga pita bread, eh, naghiwa naman ako na itong mga cucumber. Ito lang kasi yung gulay namin dito sa bahay. At dahil biglaan nga lang talaga itong pagluluto ko, eh, frozen pa nga itong giniling na ginamit ko. Pinakuluan ko na nga agad sa tubig para nga mabilis lumambot. Nang mawala na nga yung tubig, naglagay na nga rin ako ng mantika at inilagay ko na nga rin itong bawang. Hinalo-halo ko nga lang din at pagkatapos nga, inilagay ko na nga itong mga sibuyas. Halo lang din ulit ng halo at ang sumunod naman na inilagay ko, itong ang oyster sauce. Nang malagyan ko na nga ng oyster sauce, eh, hinalo ko nga lang din ulit at naglagay naman ako ng konting soy sauce. Pagkahalo ko nga, naglagay na nga rin ako ng 1 kutsara ng sugar, paminta, at saka na nga rin asin. Hinalo ko na nga lang din mabuti at pagkatapos nga, eh, pinatay ko na nga rin ang apoy at pwede na yan. Nang ready na nga yung mga kailangan ko, eh, iniready ko na nga rin itong pita at inilagay ko na nga rin dito yung giniling na niluto ko. Nilagyan ko na nga rin ang cucumber at yan lang kasi yung gulay namin dito sa bahay. At syempre, nilagyan ko na nga rin ng Japanese mayo at saka na nga rin cheese. O, diba, mukhang masarap. Bigla ang merienda lang yan, ha? Pero bongga. Bukod na sa masarap, eh, napakadali pa nga lang din yung gawin. Ito nga ang unang nagawa ko, eh, binigay ko na nga agad kay Alex at gutom na nga daw siya. At syempre, panalo na naman sa kanya itong ginawa ko. Tinanong nga niya ako kung saan daw ba galing yung pita, eh, ang sabi ko nga, eh, ako ang gumawa. At ayaw pa ngang maniwala, eh, sabi ko nga, manood na nga lang siya nitong vlog ko. Oh, mga sis, kain muna tayo, ha? Pagkatapos ko nga kumain at dahil maghahapunan na, eh, iniready ko na nga itong lulutuin ko ngayong hapunan. Isa nga to sa mga paborito kong inuulam noon sa Pilipinas. Hiniwa ko nga lang yung karne ng maliliit at pagkatapos nga, naglagay ako ng paminta, asin, at saka na nga rin patis. Pagkalagay ko nga ng patis, nilagyan ko na nga rin pala ng isang itlog. Pag ganito nga palang mga breaded yung lulutuin nyo, dapat eh, isang itlog lang daw ang ilalagay nyo para nga mas crispy. Nang malagyan ko nga pala ng itlog, naglagay nga rin pala ako ng garlic powder. At pagkatapos, eh, hinalo-halo ko nga lang din at naglagay na nga rin pala ako ng all-purpose flour. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang paglalagay ng lemon. Pwede rin kayo gumamit ng kalamansi. Nang mailagay ko na nga lahat ng ingredients, eh, hinalo ko nga lang din to ng mabuti. Pwede mo nga tong i-marinate lang ng mga 30 minutes. Kaya nga habang nagmamarinate ako, eh, gumawa na nga rin ako ng masarap na sauce. Pag gagawa kayo ng ganitong sauce, eh, huwag nyo nga munang buksan yung kalan. Naglagay nga muna ako ng tubig at sumunod nga itong ang ketchup. Puti na nga lang talaga, eh, may ketchup pa sa bahay. Naglagay na nga rin pala ako ng konting hot sauce at saka nga brown sugar. Hinalo ko nga lang din ng kaunti at naglagay nga rin pala ako ng suka. Maglalagay nga rin pala ako ng kalahating pork cubes. Lagyan ko nga rin pala ito ng pickles at ang pinakang huli nga itong ang flour. At bago mo nga buksan yung apoy, eh, kailangan mo nga muna itong haluin ng mabuti. Hindi ko na nga rin pala nabigyo, ha? Naglagay rin pala ako ng 1 kutsara ng toyo. At pag gusto nyo nga ng medyo matamis, pwede rin kayo magdagdag pa ng asukal. I promise, panalo yung sausawa na yan. At ang sumunod naman na gagawin ko, itong ang pambreaded, kumuha nga lang ako ng all-purpose flour, nilagyan ko ng garlic powder, paminta, asin, at saka na nga rin paprika. Familiar pa kayo sa ulam na pekwat? Ay naku, paboritong paborito ko yan, lalo na pag ginawa ng masarap na sauce kagaya ng ginawa ko. Nang ready na nga itong pambreading ko, ay inihalo ko na nga rin yung pork na minarinate ko kanina. Nagpainit na nga agad ako ng mantika para nga makapagprito na at gusto na nga kumain ng mga tao dito sa bahay kahit kakakain lang. Sa tuwing nagluluto ako nito, promises, panalong panalo sa mga bata. Itsura pa nga lang talaga, eh talagang matatakam ka na habang nagluluto nga ako, eh kumakain na nga rin agad ako. Tuwing wala kaming maisip na kainin sa bahay, eh ito nga madalas yung inuulam namin dahil madali lang din naman gawin at masarap pa, ha? Sa totoo niyan, hindi nga lang siya pang ulam, masarap nga din talaga yung pampulutan. At lalong-lalo na kung teternohan nyo pa ng ganitong masarap na sauce. Nasubukan nyo na rin bang gumawa ng ganyang sauce? Ay naku, subukan nyo, napakasarap, bagay na bagay rin sa fried chicken. Oh, tara mga sis, magkainan nga muna tayo. Panigurado, bukas, ito na yung ulam nyo. Sa sobrang pihikan nga sa ulam ng anak kong si Sandro, abay nagustuhan nga tong niluto ko. Napakasarap naman kasi talaga niya, lalo na't bagong luto. Habang sinusubuan
subuan ko nga itong si Sandro. Ito ba namang isa? Eh, subuan ko nga rin daw siya. At ito namang isang bata. Ayaw nga daw niya ng kaunting food. Gusto nga daw niya eh, punong-puno yung bunganga niya. At hindi na nga daw siya baby. Kaya na nga daw niyang kumain ng madami. Ma-share ko nga pala sa inyo itong bago kong pinagkakaabalahan. Ito nga Aurora Game. Tuturuan ko na nga rin kayo mag-register. Ilalagay niyo lang yung mobile number, password, at saka na nga rin yung referral ID na nakikita niyo sa screen. At kapag nakapag-login na nga kayo dito, madami nga dito yung laro na napakadali nga ding matutunan. At isa nga sa pinaka nagustuhan kong laro dito, ito nga ang color game. At talaga namang hilig ko rin kasing laruin to noon sa Pilipinas. Bukod sa madali ng laruin, eh ang bilis pa ngang manalo. Ang technique ko nga lang dito, eh lagi nga dalawa yung kulay ang tinatayaan ko para nga more chance of winning. At bukod nga sa color game, isa sa mga nilalaro ko nga dito, ito nga toss a coin. Disclaimer lang po, hindi po to pwede sa mga bata, for adults only. At isa pa, madali nga lang din mag-withdraw dito, susundin nyo lang yung instruction na makikita nyo sa screen. Kaya naman mag-download at mag-register na nga rin kayo dito sa Aurora Game. Gamit yung link na makikita nyo sa comment section. O siya, hanggang dito na lang. Bye-bye!